Hi, kumusta kayo amin? I am Ruben Beso Bagay Jr. I am digitally known as Gayyem Ben. I am a YouTube content creator and I do create contents about my life experiences in the countryside. I am 23 years old and I'm from the province of Nueva Vizcaya. So for today's video, para maiba naman, no? At para naman mas makilala nyo naman si Gayyem Ben, magsasabi ako ng mga katotohanan tungkol sa akin. I will be telling you 10 facts, if not 10, less than 10 facts about me. So, by the end of this video, I hope that you will learn something from me. I hope na sana ma-enjoy nyo pa rin tong video na to. So, whenever you're ready, let's get started. Fact about me is that I'm tall and skinny. Ayun, matangkad ako na payat. That's the very first thing that you will notice when you will meet me personally. Kapag makikita nyo ako personally, yun talaga yung unang-unang mapapansin nyo. Matangkad ako na payat. And then may mga tao na namimit ako. And then nasyashock talaga sila. Like nagugulat na, ay, grabe, ang tangkad mo pala. Sabi ko ganun. Kasi sa video, hindi daw halata. And then, may follow-up question na they're asking me kung naglalaro ba ako ng basketball. And of course, I'm not. So, I said, no. And then, bigla nilang sasabihin na, ay, sayang ang height mo. Ang tangkad-tangkad mo pa din. Naman. Panaman din. And then, to be honest, I feel like medyo naiirita ako ng kaunti kapag ganun. Kasi, hindi naman ibig sabihin na porke matangkad ka eh parang kailangan maglaro ka na agad ng basketball. Yung tipong ganun. Siyempre, may kanya-kanya namang preference ang mga tao, di ba? May kanya-kanya namang gusto ang mga tao. Malamang na pwedeng yung gusto mo eh hindi ko gusto or yung hilig ko eh hindi mo hilig. So, I think, di ba, tanggalin na natin yung ganung pag-iisip. Second fact about me is that I don't know if you will feel amazed by this, but I think many Filipinos can speak 3 or more than 3 languages, and I can speak 3, namely Ilocano, Filipino, and English. I am an Ilocano and I grew up in an Ilocano community, so it's not surprising that I can speak Ilocano or Ilocano. I learned Filipino and English in school, so I can also speak with using those languages. Though I'm not that fluent in speaking English, but I can communicate naman. Yes. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang kayang magsalita ng more than 3 na languages. Ayun, yung iba nga, kaya pa nilang magsalita gamit ang 5 languages. Third fact about Gayyem Ben is that he is quiet, he is shy, and he is not that sociable and he is a reserved person. Yes. I am not that kind of person that you will just see it on the road na nakikipagkwentuhan, nakikipagchismisan, nakikipagbardaugulan. I am not like that. I only speak when I needed to and I only speak when someone is asking me question. I'm not that sociable din na kapag may mga handaan sa kapitbahay, hindi ako pumupunta. At kapag may mga bisita, hindi ako humaharap kasi nga, I'm shy, nahihiya ako, and hindi ako ganun ka-sociable. I am not that also expressive of what I feel kasi nga, I'm a reserved person. And then kapag nag-express kasi ako ng pakiramdam ko, I feel like napaka-drama ko, yung tipong ganun. And I had to admit na minsan nahihirapan din ako kasi kapag may gusto akong ilabas na for example I'm angry or for example may gusto akong tao, hindi ko nailalabas yon kasi nga nandito lang siya sa loob. So what I'm trying to do now is that
I'm trying to be as sociable as I can. And I'm trying to express na my feelings. Kapag galit ako ngayon, talagang galit ako, yung tipong ganun. Noon kasi, kapag galit ako, hindi ako nagsasalita. My actions speak louder. Mm. The next fact about me, well, sinabi ko kanina na I'm not that sociable, but I love also having a deep conversation to a person, especially those person that is very emotionally validating. Those kind of person that you will just feel comfortable of expressing of what you want to express. Yung komportable ka lang na magkwento, yung pakiramdam po, hindi kanya i-judge. Yes. Gustong-gusto ko kasi yung mga ganong mga conversations eh, yung talagang malalim. It's not, hindi lang yung mag-joke kayo, tapos magtatawanan, hindi lang yung ganon. Kundi, yung mga usapan na, yung pinag-uusapan nyo is tungkol sa pangarap, tungkol sa buhay, tungkol sa pamilya, yung mga ganon. At gustong-gusto ko lang yung mga ganong usapan. At gustong-gusto ko yung mga ganong tao. Yung mga tao na magkukwento at yung tao na magli-listen din. Kaya sa mga tao na meet ko and then nagkaroon kami ng ganong mga usapan, I just want to say my deepest gratitude to all of you. Maraming salamat. Kasi kahit minsan, di ba, ang sarap sa pakiramdam na may nakikinig sa sinasabi mo. So, thank you. But on the other hand, when I am on that situation, I also enjoy that kind of situation because for some reason, I know in myself that those kind of moments might not happen again with that person in the future. And those kind of person, I may not meet them again in the future. Kasi nga, diba, people do change very fast. People do move very fast. Yung tipo ngayon, okay pa naman kayo, you are having a good conversation, and then the next day, parang nagbago na lahat. Parang hindi ka na niya kilala. So, meron din naman ganyang mga tao na namimit ko. So, for those people na naging totoo, thank you. Thank you so much. Next fact about me is that I do love the countryside. Well, it's very obvious naman, di ba? Nag-obvious mo nga kay Kat ko talaga dito'y barrio niya. Nung bata pa ako, I remember na kapag nagpapa-draw yung teacher namin, ang dinodraw ng mga classmates ko, mga robots, mga malalaking bahay, mga buildings, ganyan. And then ako, ang dinodraw ko, mga bundok, mga bukid, or mga palayan, mga puno, yung mga ganon. And then, since then talaga naman, I do love the countryside na. And I do love everything about the countryside. And I'm seeing myself getting older sa countryside. Mm. Well, gusto ko ang countryside, pero of course, I'm open naman sa city. Like, gusto ko namang manirahan doon ng kahit ano lang. Kahit in a short period of time. Mm. And then the last one, I love planting vegetables. Mm. Like, nag-start ako na magtanim-tanim sa bakuran namin when I was grade 3 or grade 4. Back then, ang tinatanim ko pa lang yung mga root crops. Kasi madali lang yun na mabuhay. Like, kamoteng kahoy, kamote, taro, yung mga ganon. But now, I am also growing some vegetables like tomatoes, eggplants, okras. And those kind of vegetables are very easy to grow naman. Mm-hmm. And growing those plants, parang napakaganda kasi ng feeling. Alam niyo yun, parang kapag nag-garden ka, nawawala lahat yung stress mo. And then, kapag may vegetable garden ka kasi, hindi naman nun kayang sustentuhan yung pangangailangan mo sa pagkain. But the feeling is good when kapag nagtanim ka, tapos namunga na yung tanim mo, tapos pipitasin mo, tapos i-consume mo siya. Napakasarap ng feeling. So that's it. Thank you so much sa panonood ng video kong to, kahit na medyo boring. Okay, at sana maraming salamat din po sa inyong panonood ng mga videos ko lately. Ayun, those kind of videos are, you know, it's
it's not that easy to make those kind of videos, but worth it naman yung effort, yung pagod, kasi nandyan palagi kayo na nanonood, nagko-comment, and you're always smashing that, you know, like button. Maraming salamat sa inyo. Sa mga bago nang dito sa channel ko, sa mga kakasubscribe pa lang, marami pa po kayong mapapanood dito at mapapanood in the future. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. So, hanggang sa muli, ayan, ito mo muli ako, si Gayyem Ben, nagpapasalamat sa inyong lahat. Paalam.